Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, isi-share ko sa inyo yung battery performance and charging ng Cherry Mobile Flare S8. Yan. So bago natin simulan yung video guys, magti-thank you nga pala ako dun sa mga dati ng subscriber at mga bagong subscriber ng PinoyTube na nanonood ng mga videos namin, nagla-like, nag-comment at nag-share. At kung hindi pa kayo subscriber ng PinoyTube, pwede na kayong mag-subscribe dyan at i-hit nyo yung bell button para updated kayo sa mga susunod o mga bagong videos ng Cherry Mobile Flare S8 at saka iba pang mga videos ng PinoyTube. Yan. So, simulan na natin guys. Yan. So, welcome back guys. So, ngayon, ilang araw ko nang ginagamit yung Cherry Mobile Flare S8 as my daily smartphone. And usually, pag ginagamit ko siya, chinacharge ko siya, tapos pinababayaan ko siya ng buong gabi hanggang sa matutulog kami pagkagising ako. Pagkagising namin, doon ko lang siya gagamitin. Bali, full charge siya buong gabi. Tinitingnan ko kung ano ba yung battery drain performance niya pag naka-ideal siya. Ibig sabihin, full charge sa gabi hanggang sa umaga. Tapos the next day, doon ko siya gagamitin ng mabuti. And based sa performance niya, meron ako mga screenshot na sinave para doon sa kung paano namin siya ginamit. So, February 20, is nagamit ko yung Cherry Mobile Flare S8 ng 5 hours and 16 minutes. So, bali yung paggamit na tinutukoy ko dito guys is yung pagkatapos ko siya i-full charge, yun nga, pinabayaan ko siya nang hindi ko siya ginagamit para ideal lang. Pagkatapos nun, ginamit ko siya, nakabukas lahat yung wifi, magda-download na ako non-stop hanggang sa halos mapuno na yung storage ng Cherry Mobile Flare S8. Tapos, magre-record na ako ng mga gaming. Pagkatapos ko mag-record ng mga gaming, sisimulan ko na mag-YouTube, manonood ako ng mga ilang videos ng YouTube, magpi-Facebook. Yan. So, on the first day na ginamit ko siya, is may natirang 12% guys. Yan. Tapos, umabot ng 5 hours and 16 minutes yung screen time niya. Yan. Pagkatapos ko siyang magamit ng 5 hours and 16 minutes, bali, meron akong ginawa dito guys, nakalag lahat ng mga pag-chinacharge ko siya. So, on my first day na ginamit ko siya, 7:37, ito yung kabubukas pa lang mismo ng Flare S8, pagkatapos ko siyang i-unboxing. 7:37 PM ng gabi, meron siya natirang 49%. Tapos ginawa ko guys, chinarge ko siya for 1 hour. 7:37 to 8:37 ng gabi, umabot siya ng 100%. So after 1 hour ng charging, nakapag 50% ako ng charging. And take note guys, ang ginamit ko lang na charger dito guys is yung charger niya. Hindi ako gumamit ng kahit anong charger, kundi yung charger ng Cherry Mobile na may 5 volts 1200 milliamp. So, yung standard charger niya. Kasi yung mga bumibili naman nito karaniwan, wala silang ibang charger o isa lang yung charger nila. Kung ano lang yung kasamang package, yun lang yung ginagamit nila. Kaya ginamit ko lang mismo is yung charger ng Cherry Mobile. Yan. On the second day, ginamit ko yung Cherry Mobile. Super hardcore naman yung mga tinesting ang kong game. Yung puro matataas yung graphics niya. PUBG, ROS, yun yung mga record ng charge, ay yung mga gameplay na ginamit ko. Pagka-charge ko sa kanya, same tactic pa rin yung ginamit ko, same strategy. Iniwan ko yung smartphone for 12 hours hanggang sa natulog kami, hanggang sa nagising kami. Tapos, doon ko lang ginamit yung smartphone. As makikita nyo nga, 21 hours ago yung last full charge niya. So, naka-ideal lang yung cellphone. Tapos, nung hinawakan ko na siya, parang may mga 80% lang na natira sa kanya. So, ideal, yung pag naka-ideal lang yung cellphone, naka-idle lang siya, hindi siya nagdi-drain masyado ng battery. Maganda yung ng Cherry Mobile sa Flare S8. So, nagamit ko lang siya ng 4 hours and 56 minutes. Yan guys. So, papakita ko rin yung screenshot dyan sa may gilid.
and may natira pa na 10%. So, the next day, ganun na naman yung ginawa ko, sinarge ko siya ng 11:10 PM, tapos natira lang sa kanya is 12%. So, may natira lang na 12%. Yan, eto na yon. May natira na 12% sa 5 hours pala to, yung second charging niya guys. Is, chinarge ko siya ng 11:10 PM, tapos tinanggal ko sa saksakan ng 12:35 PM. So, within 1 hour and 25 minutes, nakakuha ako ng 79%. Kasi nga, hindi kami nag-iiwan ng smartphone nang naka-charge pag matutulog. So, kailangan, kung i-charge mo yung smartphone mo bago ka matulog, tatanggalin mo na kasi malakas makasira ng smartphone yung iniiwan yung smartphone nang naka-charge buong gabi. Ngayon, may natira ang 79%. Naka-charge ako ng 79%. Tapos yung sumunod, ito nga yung 10% na ginamit ko siya ng 4 hours and 56 minutes. Chinarge ko naman siya guys ng 9:18 PM. So 10% na lang yung natira. Tapos na full charge siya noong 11:15 PM. So approximately parang 2 hours ko siya chinarge bago siya naging 100%. So pagkatapos noon, pinabayaan ulit namin yung smartphone, tinanggal ko na siya sa saksakan. Tapos, natulog na kami. Pagkagising namin, the next day, nagamit ko lang yung after 19 hours from last full charge, nagamit ko lang siya ng 4 hours and 18 minutes. So, tong charging na to, puro ginawa ko dito guys, download non-stop kung ano-anong games lahat. Lahat ng heavy duty games na pwede kong i-download, di-download ko. And makikita niya guys, papakita ko sa settings. Tingnan nyo, out of 32 GB, 6 GB na lang yung natirang storage kasi nga non-stop testing, gameplay, mga hard, mga gameplay na high graphics ang mga tinetesting natin guys. So bugbog na bugbog yung CPU and GPU ng Cherry Mobile, and pati yung battery niya, syempre kailangan ng power para mapagana ng tama yung mga games, umandar ng maayos yung GPU at CPU. Ngayon, chinarge ko siya ng, balik tayo dun sa screenshot ko guys, ng 6:37 PM. Tapos tinanggal ko ng 8:37 PM ng gabi. So from 8% to 100%, parang 2 hours nga para ma-full charge mo yung Cherry Mobile dun gamit sa sarili niyang charger, 1200 mAh. And kung gagamitin mo siya ng ideal guys, idle lang, kumbaga hindi ka magmasyado magi-gaming, hindi ka masyado maglalaro, talagang gagamitin mo lang siya as a smartphone na text-text, onting tawag, onting tingin sa YouTube. Sa idle na standard mode niya, last full charge namin is 40 hours ago. So, 24 hours ang isang araw. So, parang isa't kalahating araw na, meron pa akong natitirang 60% as idle. So, 1 hour ko siya ginamit, 44 minutes, nag-YouTube lang ako kanina, tas onting Facebook. So, matagal madrain yung battery ng Cherry Mobile Player Estate kahit 2,800 mAh lang siya. Kumbaga, optimize yung battery niya dun sa software na nakalagay dito sa Android 9 na may skin ng Cherry OS 2.0. So, para masabi natin na pasado sa akin yung Cherry Mobile, ang pinakamaiksing oras na nagamit ko siya is nasa 4 hours and 30 minutes something. Yun yung tinatawag natin na heavy duty gaming. Yun yung non-stop gaming. Basta tandaan nyo, pag gaming, maximum is 4 hours and 30 minutes something. Tapos pag yung usual usage, siguro aabot siya ng mga 6 hours to 7 hours na screen time. Sa text, YouTube, ganyan, Facebook.
And tips lang para dun sa mga gumagamit ng mga ganito, yung paano tayo gumamit ng battery ng smartphone natin. Is ang ideal time para malobat yung smartphone is huwag natin paabutin ng below 10%. Kailangan pag 10% below na, i-charge mo na yung smartphone mo para hindi masyadong drain yung battery. And kung pupuli charge mo naman siya, guys, hindi rin advisable na huwag nyo paaabutin ng 100% yung battery. Kasi, syempre, there's so much space na kaya lang isiksik dun sa battery nyo. Alam ba, 2,800 mAh. Pag nasa 99-98% na, hirap na yung mga ions para pumasok dun sa battery nyo. Parang nagsisiksikan na sila. And pinaka-advisable is 95%. 90% to 95%, pwede nyo natanggalin yung battery nyo nun. Pwede nyo natanggalin sa saksakan or sa charger. Yan. So, sana na-inform ko kayo sa performance and battery performance and charging ng Cherry Mobile Player S8. And so, if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!